So, Saint Vlog. Okay, itong natutunan natin ngayon, itong saint na babanggitin ko ngayon ay si Saint Alphonsus Liguri. Okay, yung school na yung saint na panga yung patron saint na moralist and confessors na ipinangalan sa isang integrated school malapit dito sa amin. So, ang pangalan niya is St. Alphonsus Liguri Integrated School. So, isa siyang Doctor of the Church. So, ibig sabihin eh, malawak yung kanyang kaalaman sa mga teachings na may ambag siya dun sa Catholic teachings. So, pag sinabi mo kasing moralist, sila yung nagpo-promote ng ethics. Okay? Kasi pag sinabi mong morals, sa madaling salita, ethics yun. Good or bad attitude, kahit saan yan, whether personally, sa trabaho, and then sa kung ano pa man, ethics yung sa lahat ng bagay, and yung confessors, yung mga pare na nagbibigay ng kumpisal at spiritual counsel. Well, you know, pag sinabi mo kasing moralist ka, pag may nakita kang mali, maninita ka, pero sana yun yung mabawasan, no? Sana humingi tayo ng intercession kay St. Alphonsus kasi minsan nakikita natin yung iba tapos yung sarili natin, hindi natin makita. Yun yung masakit doon. Baba, nakikita mo yung bisyo ng ibang tao, sabihin mo, ay, baba, may gout, kagaya ko, may gout, marami nang sabi sa akin. O, tigilan mo. Kaya pagka kumain ka ng ano, medyo kontrolin mo kasi para hindi sumakit yung... Kudo, sige, maganda yun. Pero ikaw, na may bisyo, bigarilyo, inom. Bisa nga, nagsiset ka pa ng ano eh, nagsiset ka pa ng money, pa, nagsiset aside ka pa ng money para lang may pangyosi ka, di ba? So, kung sasabihan mo yung ibang tao na tumigil, make sure na ikaw din tumitigil ka doon sa masamang kasi you don't have the right to discipline anyone kung ikaw mismo hindi ka tumitigil. Kasi halos pareho lang kayo. Diba? Kaya nga nabuo yung kasabihang choose lesser evil. So, yun lang. Ang natutunan ko lang dito, every time na magsasabi tayo sa ibang tao, eh humingi tayo ng intercession kay St. Alphonsus. Well, magbibigay tayo ng moral support o moral advice sa kahit na sinong tao, eh dapat humingi tayo ng guidance kasi tayo rin naman meron. Tsaka ako nga, lagi ko sinasabi, ako din kasama dun. Diba? Nakukuha kong tignan din yung sarili ko dahil baka ako kasama dun. Diba? Naging experience ko yan. Sabihin, di ka marunong patawad. Oh. Diba? Hindi ka marunong patawad. Lagi kang ano, lagi kang galit, ganyan eh. Eh kayo rin naman eh. Paano hindi magagalit sa inyo kung lahat na lang ng ano, babati ka lang ng birthday, mga asar ka pa. Diba? Okay lang sana kung close kayo talaga eh. Diba? Kung minsan niya, yun nga lang yung sinasabi, naasar, kung minsan niya, naasar na tayo dun sa kaklose natin pag tayo ginanun eh. Diba? Minsan naaasar tayo. Paano pa kaya yung hindi natin kaklose? Yung hindi naman natin kinukonsider na close friend natin, mga asar sa atin. Pero akala niya, siya, close kami. Oh. Diba? Yun yun eh. Tapos pagka nagalit ako, di ba? Katakot-takot na sermon ng inanukop. Hindi ako importante, Brad. Matutong magpatawad kasi para sa'yo din yan. Para makalimutan mo yung lahat mo. Eh, yung lahat mong pin, eh, di ba? Dinagdagan mo nga yung pin sa tuwing nagsasabi ka ng ano eh, heart trap eh. Tsaka, ang galing mag-analyze ni Dr. J. Noon ako ba si Andy Howe? O ba si Kenito Henson? Yung mga ganun. Sila mismo yung nagsasabi, pero pag sa sarili nila, hindi nila makita. Then biglang papadala na ako ng mga Jordan kasi Jordan fan nga ako. Kasi sinasabi ko na dati. Di ba?
humingi tayo ng intercession para may pag-pray tayo na makapagsabi ng tama. If you wanna teach morals, may guidance yun kasi baka tayo nagkakamali, kagaya na sa Facebook, di ba? Mag-comment ka lang, ay mag-post ka lang, dami ng yung iba marami ng advice sa'yo sa ang dami ng advice sa'yo sa comment box, eh, wala namang alam, di ba? Tapos pag tinabla mo dahil sobrang rin yung sinasabi, nasabihin ng yabang mo, unang-una, ba't ka nakikialam kung wala ka namang alam? Pag tinabla ka, galit ka. Madali ka magsabi ng libel eh. Nanguna, yung mga magsasabi ako ha, yung libel. Sa akin ha, yung libel yung hindi to. Alam naman ng tao yun eh. Alam naman ng pinariringan mo kung libelous yun o hindi. Kaya nga pwede kanilang kasuhan eh. Kasi alam nila kung totoo yun o gawa-gawa mo lang. Kasi ano yun eh, kahit na meron ka ng picture o video, deny nila yan eh. Kasi pwede nila sabihin, hindi yung nga sinasabi nilang video kasi is, depende rin sa kumukuha kung saan nakatapat yung camera ng cellphone. Hindi yung buo. Meron nga parte ng video na pinuputol at yun ang dinidisplay eh, di ba? Ini-edit, kinakat yung parte na gusto lang nilang makita, hindi yung buo. So yun yung libel. Hindi mo pinakita yung buong ano, yung buong senaryo. Kagaya sa Facebook eh, hindi mo naman. Yun lang, marami kasing moralist dito, pretentious moralist eh. Kakaala mo, hindi nagkakamali. So yun yung siguro kung wala pa kayong devotion kay St. Alphonsus, di ba? Humingi kayo ng yun sinasabi, humingi kayo ng intercession para si St. Alphonsus din magpe-pray para sa inyo. Yun ang ibig sabihin ng intercession. So, ano, alam ko na yung santong pagdadasalan ko every time magbibigay ako ng advice. Moral advice or moral support. So, thank you sa Google at thank you sa cellphone ko at nalaman ko yun. At saka kasi naging curious ako dito sa Salis, dito sa St. Alphonsus, yung school na malapit dito sa amin, na ang feast day is August 1. So, yun lang po.